pwedeng makipag-sex before or after mag-gym. Hindi nakakaliit ng ano, yung pag-gym. Okay? Kahit tignan nyo pa. Oh. Di naman. Hey guys, welcome back sa Facebook page ko, Warat Fitness Vlog. And please, isubscribe nyo rin yung YouTube channel ko. Parang awa nyo na. Konti pa lang yung subscribers nun. Siguro nasa 36 pa lang. Kawawa naman. So yun, anyway. At dahil uso ngayon yung katotohanan, trending siya ngayon sa Facebook. Ang dami nilang sinasabi na katotohanan dun. Kaya bibigyan ko rin kayo ng katotohanan. Fitness version to. Para to sa mga newbie lang sa gym, yung mga bago pa. So marami kasi silang tanong. Hindi nila alam yung fake news sa totoo. So ito, bibigyan ko kayo ng example. Totoo pa to sa mga katotohanan dun sa Facebook. Alright? So, paano? Tara na? Ayos ka lang? Katotohanan number one. Pwedeng maligo pagkatapos mag-gym. Walang problema dyan. Pwedeng pagkatapos mismo mag-gym, shower agad, or pwede rin pa-cool down muna bago maligo. Walang masama doon. Ang masama, kapag naamoy ka ng katabi mo sa jeep or sa UV pag uwi mo. Diba? Nakakahiya. Katotohanan number two, pwedeng mag-cardio kahit nagpapabulk. Alright? So, pwede kang mag-jogging or kung ano man. Kahit nagpapabulk ka, pwede yun. Yung iba kasi, natatakot na baka pumayat sila. Totoong nakakatulong ang cardio sa loss ng weight. Pero depende yon sa food intake ninyo. Kasi meron tayong tinatawag na body food requirements or yung macros nyo for bulking. So, kung gusto nyo lumaki, na kahit nag-cardio kayo, so kailangan ma-hit nyo yung macros nyo para hindi kayo pumayat. Huwag kayong matakot mag-cardio. Okay lang yan. As long as kumakain kayo ng tama. Katotohanan number 3. Pwedeng pagsabayin ang biceps and triceps. So ito yung pinaka-basic dito. Maraming nagtatanong na ito kasi maraming nalilito. Pwede yun pagsabayin. Any muscle part, pwede nyo pagsabayin. Walang problema yun. Basta kaya nyo pa. And basta lang din, tapusin nyo muna yung isang muscle part program nyo bago kayo lumipat dun sa isa pang program. Huwag yung palipat-lipat, paiba-iba. Alright? Jowa nga na pagsasabay eh. Diba? Muscle pa kaya. So, okay yun. Katotohanan number 4. Pwedeng mag-basketball. Bago mag-gym or pagkatapos ng gym. Walang problema dun. Okay lang yun. Basta ba kaya mong maglaro eh. Diba? Basta marunong kang mag-basketball. Kasi mahirap naman natin mag-basketball kung hindi ka marunong. Diba? So yun. Yung iba kasi, akala nila, matatagtag yung muscles nila kapag nag-basketball na sila. So, fake news yun. Huwag kayong maniniwala dun. Okay lang mag-basketball. Alright? Gaya ng sabi ko nga kanina, as long as kumakain kayo ng tama, nahihit nyo yung macros nyo, walang problema dun. Wala kayong dapat ikatakot or ipag-alala. Okay? Okay lang yun. Katotohanan number 5. Hindi nakakaliit ng ano, yung pag-gym. Okay? Kahit tignan nyo pa. Oh. Di naman. Diba? So, baka nakakalimutan nyo na muscle din yan. So, walang kinalaman yung pag-gym mo dyan kung maliit yung ano mo or malaki. Kapag maliit yan, maliit na talaga yan. Wala tayong magagawa dyan. So, huwag nyo sisihin yung gym. So, mga nagsasabi naman na nakakaliit daw yan pagka malaking tao, kapag ka bodybuilder daw or kung ano man, maliit daw yung puting ina. So yun, hindi nakakaliit. Hindi totoo yun. Fake news din yun. Totohanan number 6. Pwedeng makipag-sex before or after mag-gym. Walang pakilamahan ng trip. Diba? Cardio din kaya yun. Diba? Ilang calories ang nawawala kapag katapos nyo. Diba? So, pwede yun. Walang problema dun. Hindi maapektuhan yung muscle nyo yan. Kung nagpapalaki man kayo. Or, mas okay kung nagpapayat kayo, diba? So, fake news yung mga yan. Yung katotohanan, yung anim lang na sinabi ko. Marami pa actually
katotohanan, pero yun lang yung pinaka-basic na nababasa ko, yung mga nare-receive kong tanong. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakishare. Like nyo rin yung page ko. And subscribe nyo rin yung YouTube channel ko. So maraming salamat sa inyo guys. God bless. Good luck sa mga fitness goals natin. Alright?